Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Hello mga tugangs, good morning and welcome back to my channel. For today's video mga tugangs, andito ako sa ALDT sa Diversion Road, Naga City. First of all, ipapakilala ko muna yung si Dorothy. Ito si Dorothy is kabatch ko sa high school sa Naga View Adventist College. Ito yung husband niya, si Loy. So, first time ko lang siyang malit ngayon, si Loy. Andito ako mga tugangs kasi nakita ko kasi sa Facebook na may business ito si Dorothy. Ito yung pinunta ko kasi gusto ko i-try talaga yung food nila. So, Loy and Dorothy, paano ba ito nag-start yung business niyo? At saka, anong name ng business niyo? Ang name ng business namin is RDF Vegetarian Food House. Okay. RDF means Religioso Deific because religioso sila, ako deific. Mm-hmm. So, this is family. Oh, okay. Kaya na nagsimula yung RDF. Okay. Vegetarian Food House. Nag-start kami way back 2013, 7 years old. What, kami nga, 2013? October. And we started this place. Itong lugar na ito, ito talaga yung pinakauna namin food court. Hindi pa sila lahat natin, no? Okay. So, wala ka dyan. Dito pa kami lahat ng mga food court. Noon, konti pa lang tao. Konti pa lang. So, sino ba ang nag-start nito nung magkaroon ng concept na uy, mag-ano tayo, mag-business tayo? Pareho kami. Pareho kayo? Pareho. So, ano ba yung mga specialties niyo? Yung nilili niyo pala dito sa RDF? Number one yung fresh lumpia. Okay. Main ingredients is ubod ng niyo. Ubod ng niyo? Then, kapag minsan walang ubod ng niyo, so mayroon kami mixed vegetables, carrots, singkamas, sayote, yun po. Okay. Yung fresh lumpia. Then we have vegetarian adobo, purely made of soy protein. Soy protein. And we have caldereta, vegetarian caldereta. Okay, so ito din soy protein pa rin ito? Apo. So, paki-explain naman ko ano yung soy protein kasi for sure yung mga viewers ko walang idea about soy protein. Ano ba itong soy protein? Instead of, kasi ang pinaka-main source talaga ng protein is meat. Okay. So, what we did is, naghanap kami ng alternative na instead of using meat, so meron tayong tinatawag na meat alternative ng tawag vegetarian meat. Okay. So, basically, ang veggie meat is made of soybean, then flour, and may mga ibang mga vegetables pa rin na mix and then mushroom. So, nakagawa tayo ng tinatawag na veggie meat. Pero kayo ba ang gumagawa nito or ano pang sinasabi ng soy protein nito? Binibili nyo ba ito or kayo mismo yung gumagawa? Meron kami supplier. Binibili namin. So, meron kami frozen veggie meat, meron kami dried veggie meat, saka meron tayong veggie meat na naka-incan. So, yun po yung iba-ibang veggie meat na sources natin. Kasi mga tugangs, alam niyo kung bakit ako pumunta dito, kasi gusto ko kasi ma-feature dito sa Naga City itong ganitong product kasi hindi siya common. So, basically, ang alam lang natin, McDonald's, Carinderia, mga ganun. So, gusto ko i-try. Actually, na-try ko na way back college days itong mga product na ito. Pero, ang tagal na eh. Siguro more than 10 years na akong nakakatigil ng ganitong
yung Soy 14, yung mga Belgian, matagal na. So, hindi kasi ito very common sa ibang tao na ganito yung food. So, ano ba, caldereta, hindi siya, ang common is yung beef, di ba? So, hindi siya common as soy protein or veggie meat. So, gusto ko itong introduce ito sa inyong mga tugas. It's because, ito, healthy talaga to. Although hindi ako kitang-kitang healthy kasi mataba ako, pero siyempre. pero ito yung kinakain na dapat mo talagang kainin, lalo na ngayon. Kasi dapat malakas yung immune system, wala na ngayon sa pandemic days na yun. So dapat malakas ang immune system natin. So ito lang ba yung area nyo, yung stall nyo, or wala na kayong iba? Meron kami sa Ateneo. Okay. Ateneo college. Okay. High school and elementary. Kailang ngayon pandemic, so na-close kami. Okay. Kung anong sineserve namin dito sa stall namin, the same din sa Ateneo. Oh, nice. Okay. So, parang yun din yung hinahanap ng Ateneo na magkaroon sila ng ibang alternative. Yes. So, yun. Wow. Ang ganda pala nito. So, hopefully, next year, wala na yung pandemic para magbalik na yung... One last question. Ano ba ito? Pwede ba silang mag-order through online? Opo. Check mo po ninyo anong Facebook. Every day. Lalagay kami doon ng mga listed menus available for the day. So, makikita nyo na. And then, pag mag-order kayo, i-message na lang. And then, kami sa mismo mag-order sa house. So, no hassle na kayo mag-commute. So, kami sa mismo mag-commute. So, wala ba itong, basta within Naga City lang ba? Opo. Within Naga. Oo. Pag halimbawa outside Naga, pwede din. Kaya na, nagbabari yung charges natin sa delivery. Yun. Okay naman pala mga tulang yan. So, gusto ko i-invite mo sila, yung mga viewers natin na nanonood sa channel ko, na supposedly yung mga, lalo na yung mga from Vigo region, na kasi, siyempre, baka pwede silang dumaan dito at ma-check yung products. In-invite po namin kayo lahat sa YouTube channel ni Boom. Nanonood kayo dito na come and visit us in our place dito sa ARDP Mall Food Court. Mayroong food court po dito. So, sa Naga City, we are introducing cooked food, vegetarian dishes, then we have also vegetarian products, frozen, in can, and dried veggie meats. So, meron tayong mga juices din. Ang juice namin is carrot juice and lemongrass juice. So, meron tayong mga seasoning, mga soy sauce alternative na hindi ko magamit ng chemical. So, No offense, pero yung price medyo... Affordable siya. Affordable naman ba? Affordable naman. Kasi ang isang meal, may dalawang ulam, may isang rice, 65 o 110 pesos lang. Okay, so dalawang ulam, one rice, 55 pesos. 65 hanggang 110. So depende sa ordering ng food. Mura. Yes, nagbabari lang sa mga food na yung prices. Ano na? Tsaka may libre sa bawa pa po yan. Yes, okay. May libre sa bawa. Sa bawa ng isda. Sa bawa. Pinari siya isda na totoo. Vegetarian fish din. Okay. Mushroom stock, minsan mushroom stock pag hindi available yung fish right. So, ibig sabihin, pati ba naman yung sabaw nila? Kasi yes. Doon sa mga nakakainan natin yung sabaw is galing doon sa mga broth ng beef or nung pig or something, di ba? Pero ngayon, pati ba naman yung sabaw? Healthy pa rin. Opo. So, ito yung pag-ganda. So, meron tayong alternative ng mga sabaw. Na hindi siya perfect. So, any last words bago natin tapusin tong vlog nito or may meron kayong shoutouts or something para may sabi na natin sa mga viewers natin. Pagsalamat kami sa lahat ng mga
client namin sa RTF, with Italian, kasi nga, marami lang nakakaalam. And we're just hoping na through this channel of Boom, ay marami pa rin makakaalam. Ang aim lang namin is, at least ang mga tao, mayroon silang alternative na why not try this vegetarian na para meron namang ano, effect. We cannot say na it's perfect talaga, pero kung ipukumpara sa meat, mas malesen talaga ang effect sa katawan natin. Lesser ang cholesterol. Definitely, kasi healthy. Apo, apo. Healthy kasi talaga kasi all veg. So, okay na? Salamat. Tapos na ba? Salamat. Okay. So, happy ako kasi pumunta dito ang aking classmate si Boo. I'm so glad. Napansin niya kami. Grabe naman. Grabe naman ang pansin. Na my YouTube channel. So, that is a very rare opportunity. Thank you so very much. So, sa mga bagong panood pa lang ng video at saka sa mga videos ni Bong, subscribe ko kayo sa kanya. Marami pa siya mga videos may na ipapalabas. Lalong-lalong na dito sa Victor region. Yes. So, yun nga mga two gangs, hopefully na-inspire kayo dito sa video na shinare ko sa inyo, especially dito sa dalawang kaibigan ko na nag-share about dun sa mga products na binibigay sa mga customers or sa clients nila. So, dun po sa mga taga Bicol region, hopefully makapunta po kayo dito, mag-visita nyo at makakain kayo sa RDF. Pwede kayong mag-visit sa aming Facebook page, RDF Vegetarian Food House. So, mag-like na rin kayo. Matagal naman ang aming mga subscriber din sa Facebook. Like nyo na rin mga two gangs kasi para updated kayo dun sa mga pinopost nila mga products. Dito ko natatapusin ang vlog mga two gangs and please subscribe, like, and share my video kasi para updated kayo sa aking mga videos dito sa Nagy City. May mga darating pa tayo mga videos, mga two gangs kasi magpapatuloy po ang charity works natin at yung mga pagpunta natin dito sa mga tourist destinations at mga pagkain all about Bicol. So, paano mga two gangs, thank you very much and God bless and see you on my next vlog.